after the celebration, paano itatabi yung mga natira para makain pa at hindi masira? Pinoy tayo, hindi tayo pwede magtapon ng pagkain. Oh, ilang araw pa tatagal yan. Sagot na tayo ni Chef JR. Chef, good morning. Ayan na nga, na kanina pa busy sa ating ref. Good morning. Stop eating! At kumakain. Blessed morning. Well, narinig ko, ma'am Lina, medyo may problema nga kayo sa pagsustore ng ating mga pagkain. Kaya, andito ako, ang inyong food explorer to the rescue. Yes! Yes! Kakapin nga natin yung mga ganitong tirang pagkain nga, di ba? Yan. We are friends with the food. Dapat. At lalo na, syempre, to the rescue dyan din, ang ref. Dyan natin ilalagay lahat yan. Chef, in general muna tayo. Ano-ano ang mga dapat tandaan kapag maglalagay ng pagkain sa loob ng ref? Ano nga ba? Well, meron ba? Well, naman, hindi naman siya rocket science. Ideally, kailangan nating i-refrigerate yung pagkain 2 to 4 hours pagkalabas. Okay. Lalo-lalo na, kami ni Kaloy kasi galing kami sa hotel industry. So very strict tayo sa ganong kumbaga pamantayan. Tinatawag itong rapid refrigeration. Okay. Eh, wait, papa, for example, ininit ko siya, kinain ko. Pagkatapos ko kainin, may natira na mainit pa. So within 2 to 4 hours, lalamig na siya. Tsaka ko siya isasalpak sa ref. Kung mainit pa siya, hindi muna. Hindi siya ideal na ipapasok mo agad sa ref. Kasi bababa yung temperature naman ng refrigerator. Ah, so kailangan isingaw na muna siya. Yes, kailangan mo muna siyang... Na, nice to know. Yes, tama yan. Ah, okay. So yun yung mga very simple pero critical na detalye. 2 to 4 hours and of course, mamaya babanggitin din natin. Pero kailangan malinis yung container na paglalagyan. Food safety is always yun. A top priority. Okay, Chef, karamihan sa mga ref ngayon, for sure, may spaghetti yan. Of course. Gaya nito nasa viral, itong viral video, panoorin natin yung spaghetti niya. Kinakatay niya yung spaghetti na never naman nabuhay. Ayan. Pangmatagalan tong spaghetti na to, Chef, ha? Mukhang sa dami nga yan talaga. Oh, pero Chef, okay lang na i-freeze yung spaghetti at ilang beses lang ito pwedeng gawin? Well, definitely dapat i-consume natin yung kahit anong pagkain immediately. So we say na isang initan lang para kailangan consume mo na lahat. Huwag ka na magbalik ulit sa ref. Ideally, within 2 days kasi nga may spaghetti sauce ito, may cheese pa. So kailangan nating i-consider yung iba, may gatas din. So pero kung naparami talaga yung pagkakaluto, yun nga, sinadjust natin kanina is portion nyo muna, saka nyo ilagay sa ref or sa freezer. So kumbaga, instead of putting sa malaking ganito, lagay nyo na sa maliliit portion size kung ano yung kakainin kada pamilya, kada araw, ganon. Yes. Okay. Para hindi rin umabot sa ganon katigas na kailangan i-chap-chapin mo pa. Isa pa dun sa mga food safety measures na inaano natin is ayaw nating mag-thaw out, maglalabas ng pagkain, magde-defrost, saka magbabalik ulit. Yun ang dapat yung ginagawa, Okay. Ito pa ang hindi mawawala sa freezer, yung mga salad. Fruit salad, buko salad, at iba pa. Paano naman dapat ang storage nito, Chef? Well, yung storage nito dapat freezer agad. Definitely, kasi meron tayong may milk to, may dairy product. So, tumatagal to mga at least 2 to 4 days. Pero sabi mo nga, Pinoy tayo, make sure lang po na visually, at tapos yung amoy is bago ninyo kainin pagtatagal pa ng 2 to 4 days. Pero, yun yung isasuggest natin. Yun yung paggatas, maaamoy mo naman kasi pagsira na siya eh. Huwag nyo nang patulan, maawa kayo sa sarili nyo. Naku, yung pa naman nung Pasko, meron kaming macaroni salad. Kinain ko lang nung Biyernes. Okay pa. Okay pa naman. Kapag mga ganito naman, Chef, karne. Okay, karne ham, yung barbecue natin, yung mga manok. Paano to dapat itabi? Hindi siya kasing selan, ano? Hindi siya kasing selan, lalong-lalo na kapag hamon. Kasi considered ito as cured meat. Yes, cured na siya. So, in a way, mas mataas yung tolerance nito sa mga pathogens or mga foodborne microbios diseases, na, di ba? So, pero pag mga inihaw na barbecue at lechong manok, kagaya nitong meron tayo dito, mas tatagal ang shelf life nito, just like with anything else, kung nasa freezer. I love the freezer. Huwag nga pagpabutin ng freezer, kainin na natin ito mamaya. Yun, isa pa yun. Inaantay namin ito para from breakfast, actually. So, eto, may tamang paraan ba ng pag-init ng mga leftover, Chef? Ayun. Definitely. Okay. Ang pinaka-importante kapag mag-iinit tayo ng pagkain is mainitan all throughout yung pagkain. Okay. So, pag kunyari, pag may sabaw yan, kailangan pakuluan mo. Kapag yan ay kunyari itong manok, chicken, kailangan yung pinaka-internal nung meat is uminit. Well, technically, 74 degrees. Okay. Fahrenheit or Celsius. Yung pinaka-saktong temperature. But the logic there is, kailangan makapag-penetrate yung init hanggang sa kaloob-loob. Para the idea kasi doon is para patayin kung anumang
foodborne illnesses or bacteria yung nandoon sa pagkain natin at pwedeng tumubo. Okay, ganito. Kasi we're talking about heating the food. Paano naman yung thawing? Kasi minsan, kunyari summer especially, mainit na mainit, lalabos mo yung pagkain. Yes. Di ba nasisira yun? Never defrost or thaw out food sa room temperature. Okay. For example, may frozen spaghetti kayo. Oo. Ilagay nyo muna sa chiller. Sa chiller? Chiller sa muna. Sa ref, bale. Yeah, sa ref lang. Hanggang ilalabas mo na siya para i-fry or kung kagaya ng ginagawa natin every year, tortang spaghetti. So freezer to ref muna and then ref to kalan. Yes. Or oven. That's the best way of defrosting or thawing yung ating mga food. So mga ganyang cases, kailangan alam mo talaga yung kakainin mo para ma-prepare mo prior hours before, di ba? You learn something new every day, lalo na ikaw since you live on your own. Kaya kailangan marunong ka nito. Saka magsa-start na tayo ng babili. Hindi pa pala matagal pa. Pero nice to know. Yeah, nice to know talaga. There you have it, mga kapuso. Ang daming ways niyan, ha. Iwas sayang food at iwas sira ng tiyan. So, yung mga proper storage tips, very important na binahagi sa atin ni Chef. Chef, thank you as usual. Always a pleasure, of course. Ayan. So, enjoy your holiday food, mga kapuso. Magtabi ng tama para sa inyong safety. Exactly.